Magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa Rosario, Cahigan, Batangas, sa Research and Development Center ng Philippine Atuvi Nanotechnology. Kasama ko po ngayon si Kuya Eden at Ate Eden, ang ating taga-pangalaga ng ating tilapia dito sa Research and Development Center. Eden, itong mga tilapia na to, no? Itong tubig natin, ano? Ever since hindi naman tayo nagpalto dahil tubig ulan lang to, no? Ano ba napansin mo? Meron ka ba dito na experience na yung bumaho yung tubig? Yung bang namatay ang kabarito? Kasi ikaw ang laging naandito eh. Magkwento ka nga. Hindi naman po tayo namamatay at hindi rin namamaho ang tubig. Ever since taon na po ang binilang dito sa fishpond po natin at hindi minsan napalitan ng tubig po. Ay, yung sinasabing, yung, kasi ngayon ang problema ngayon, di ba? Maraming namamatay kasi yung depletion nga ng dissolved oxygen. Eh, dito, ano experience mo during the time na nag-experiment tayo? Wala pong namamatay na isda na biglan lang lulutang dyan sa taas pag kasi po, sa ano natin, at marami tayong lumot, at saka itong water release na nakikita natin, pang-depensa po sa sobrang init, at nagbibigay din ng oxygen sa kanila. Na-mention mo kanina, dito yung mga nag-iisda, ano, maraming namamatay, lalang sobrang init, summer kasi ngayon, ano? Opo. Ano ba yung ginagawa nila? Tinatabunan po nila ng dahon ng saging sa ibabaw po, para yung mga fingerlings hindi mamamatay. Dahil umiinit po ang tubig, at saka may lilim yung fingerlings. Pero sa atin naman ho, ang ginagamit natin is itong water lily na konti lang na portion para magiging breeding ground nila, pahingahan, at sa sobrang init hindi sila masyadong matamaan po. Pero yan ay kailan mo lang inilagay? Nung nag-umpisa ka rito, may laman na yan, ano? Opo. Nadaanan mo na rin yung mga init ng summer na yan. Opo. Naka-experience ka ba ng namatayan tayo dito? Hindi rin po. Hindi rin? Opo. Okay. Ano ba ang frequency ng paglalagay mo dito ng technology, yung Atuvi technology? Sa ganito kalaki po, 2 kutsara po kada linggo. 2 kutsara, 20 grams po. Diyan sa doon sa ano na to, yung pitak lahat. Po. Ah, ito tong pitak na buo na to. Opo. Okay. Kada linggo po. So ngayon ang ginawa mo, gawa ng summer, sobrang init nga. Siyempre yung tubig, hindi natin maiwasan magbabaw at nagdadagdag ka na lang. Nagdadagdag na lang po. Oo. Pero nung umulan ng biglan, siyempre, katulad nung kalakaran, naiiba yung quality ng tubig, dissolved oxygen, so maraming namamatay. Pero dito, nung biglang umulan, di ba sinahod natin, may namatay ba tayong isda? Wala po. Wala, okay. Pwede ba nating makita yung sample ng isda dito? Kaya na po yung mga isda dito. Yung ibang malaki na naunahon tumalon sa kaldero naluto . Ayan, pero okay. So okay. Matanong nga pala kita, no, Eden. Po. Nung nagluto kayo ng isda, dahil mamaya pa lang namin matitikman 'to . Ano ba ang experience niya sa lasa? Masarap po. Walang lansa po. Ito ano po pa? Tsaka yung pag nililinisan nyo po yung kahit na lumot pong kinakain nila, ay hindi po nangangamoy burak yung Bakit ba't nabanggit mo yung lumot na kinakain, nagbibigay tayo ng feeds? Kasi po, yung iba naman po, pagkatapos nilang maubos yung feeds, sa lumot naman sila, dito sa gilid sila kumakain. May mga berde-berde pong nasa tiyan po nila. Agad na. Na brown po. Hindi kaya yun yung mga natural food nila, mga planktons. Opo. Yung planktons. So, Ellen, ikaw naman, ano naman ang masasabi mo? Sa akin namang side, kasi ako ang naglilinis ng isda, nakikita ko yung kaibahan ng may technology at saka yung wala. Sa palengke naman, talaga namang makakabili tayo kahit minsan doon. Doon madaling bumaho, hindi mo lang mailagay agad sa rep, parang sira na. Pero dito, kahit siguro hindi mo pa mailagay ng 2 hours, maganda pa rin ho yung itsura ng cardinal isda. Tsaka hindi malansa, then sa pagluto naman, makikita mo talagang ibaho ang lasa. Kaya hindi na kami nabili ng sa palengke. Kukuha na lang kami ng tig-iisa dito. Mm-hmm. Pwede na. Inaamin. yun na lang ho. Hindi, sa totoo ako, magmula nung nakakain ako ng isda natin dito, pati yung gulay natin kamatis,
hindi tuloy ako makakain ng ibang tilapia, lalo na yung kamatis. Hindi ako makakain ng kamatis na nabibili. Kaya ang tagal ko hindi nakakain ng kamatis ngayon. Ano ang masasabi nyo, Eden, at sa mga makakapanood nito, ano ang since kayong hands-on na nag-conduct ng trial at experiment dito, at saka, of course, para malaman din ng mga tao na itong trial na experiment sa ito, walang bahay dito, kasi kung ano lang yung totoo, yun lang ang sinasabi natin sa kanila. Ano ang pwede niyong sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lang po, kung meron po kayong konting lugar, at makagawa kayo ng ganito, gamit yung technology natin, at mas maigi na ho, na safe ho yung kinakain natin na pagkain sa ating hapagkain. Mas matipid po, hindi po tayo gumagamit ng aerator, diba? Hindi tayo gumagamit ng aerator at palit tubig. Kung baga kung anong tubig na nandyan, dagdagan na lang pagkulang, yun at yun na po. Ikaw naman, Ella, ano naman ang masasabi mo? Siguro ito makakatulong sa ating araw-araw, pang negosyo, pang minus budget, pag nandyan na ho sa tabi ng bahay natin. Hindi na tayo magbibili sa palengke. Ganun mm-hmm. ho ang aking opinion. At safe po ang ating kinakain. At saka safe dahil sa ating technology. So maraming salamat po.